medyo lumakas na yung apoy. Hello mga kainday, maayong adlaw sa inyong tanan. Sulaing adlaw na po mga kainday, no? So na po ko diri sa Ilawom sa Marang. So diyan naglingkod ko aning banig nga akong gidala sa magtiwas ko atong garden og hinlo dayon tangtang atong kawayan nga gipakatayan sa batong kaniadto sa pagtanom nila ni Mama Unja. Di ako'y daladani, nagdala ko og balon. Ang akong gibalon mga kainday, diha may manok nga ng itlog, unja, daghan siya, wala gipusa nga itlog, akong gibalon kay akong lungagon, ari, while magtangtang ko atong mga kawayan nga gipakatayan sa batong kaniadto. So, diarang akong dala, nagdala pong kukalha. So, ang akong lutuan sa akong itlog. Mauna siya ang akong lutuan sa itlog. Huwag nagdala po kong tubig gamay. Siyempre, ang akong tripa, di ginamalimtan. Unya, di ara ang akong dala mga kainday. Nagdala ko og suka. So, gitimplahan na ninako ang suka mga kainday. Butangan na nanakog asin og bitsin. Di apog ko'y tubig. Unya ang akong tubig. Natural lang gin siya nga tubig. Kay wala ko'y nilaga nga dahon sa talisay. Kay wala ko kapanguha og dahon sa talisay. Unya, di ara ang itlog mga kainday. Ang akong gibit-bit. Mga pito ni kabuk siya itlog. Ang akong lungagon karon di ara. So, itlog sa manok bisaya. So, wa ko kabalo kung unsa baka na siya. Kanang balut ba or pinoy or bugok ba, baho ba nga itlog. So, atong mahibalan unya. So, nagdala pong kukutsara kay aron ihigop sa suka. So, mora na siya akong balon. Unya, kukahoy nga ako ang sugnod ani akong lutuon nga itlog. Ug maghimo pong kusungagan. Kaya wala man ko nagdala og sungagan. Kaya isa raman ang among sungagan. So, tinglungag na pong hapit. So, wala na nakudad ah. Kaya walay lungagan dito sa balay. So, mangita ko kahoy. Di amay mga kahoy aring dapita. So, kanira mga gagmay nga kahoy may ako ang kuwaon. Kadali ano siya musiga. Sakto na ni akong kahoy. Ubay-ubay naman po ni makaluto na ni sa ako ang lutoon ng itlog. So, while maglimpyo ko sa akong garden, ako sa niitak ang before ko maglimpyo. Ug karon mga kainday, syempre, hindi man maluto ang akong itlog. Ugo ako'y dalang kuskuro. So, na ako'y dalang kuskuro. Unja, diyan na ang kahoy nga akong gipanguha. Kainday, sugdanan na akong orasyon. Orasyon nga maluto ang itlog nga balot or pinoy baka ni o baho baka ni nga itlog, no? So, they are ready na akong akong kahoy. Unya, kaya wala man ko'y sugangan. So, mangita pa kong kahoy nga pwede na akong gamiton himuong sugangan. Oh, beautiful.
ni siya akong himuunsugangan. Di ana mga kainday, nakakuha na ko aning duha ka sangahan. So let's tanawa lang ninyo kung sa akong buhato na niya akong sugangan kung kuan ba niya, magsalir ba niya akong plano. So walay problema. Ako siyang kustingan o magsalir ba? Kasi mubo ang isa. So, may din siya mubo. So, taas ang isa. Ako sa niidukduk kung maayo nga ma-balance ang katasun sa tanga. Hello, shout out guys sa akong mga new subscribers. Daghan kayong salamat sa inyong suporta. Girl Scout ba nga makakaon ko, so ana jud nang discarte jud para makakaon, di ba? Kung magdiskarte ta makakaon jud ta, o di ba? Sus pagka unique na lang gid sa ako ang lutuanan. So ayan ang mga kainday, oh. Dahil wala po ko'y sugangan, wala ko'y sugangan sangkalan, so ayan na yung ginawa ko. Siyempre, hindi naman maluto yung itlog kong dili ko maghaling. So maghaling sa ko. So wala pa ni siya itlog ha, wala pa ni itlog ang tubig. Gamit yung plastic mga kainday, kay grabe kahangin. Dili magsilbi o dili magamit o plastic na panghaling. Kay grabe yun kaayo kahangin. Dali na siya mapalong ang kuan. So ako sa nintang tangon. Kay maghaling pa man ko. Siyempre, kanin mga gagmay, o, diba, napalong na siya. Eh, kung dagko diretso ang akong isunglod, dili magsika o dali. So, ayan ang mga kainday. Thank you.
So ako ni siya daan ni taot. Kay basig maglisod ko na anay ko. Nagtabni. Kay dako kayo ang kahoy ng isa. Aboy, Ginoo, natumba ang akong tubig. Pagkamalas, nayabo ang akong tubig, mga kainday. So, wala ko'y choice kundi isabaw ang akong tubig na inumon. Sana po ay hindi matuwad. Naku. Sana po ay mag-workout itong aking ginawa. Huwag kang matapon, ma. So, ang dumi ng kamay ko. Ay, kibot. Inugasan ko na itong itlog, pero talagang hindi natanggal yung lahat ng mga iti-iti, mga kainday. Pampasarap yan, pampalasa. So, lumakas na yung apoy. Tama na yung aking tubig, syempre. So, kailangan ko munang magkuha ng dagdag ng kahoy. So, ayan na mga kainday. Hindi na kailangan magamit pa ng sugangan, sangkalan para lang makaluto, no? So, diskarte lang talaga ang kailangan. Natapon po yung tubig na dinala ko para sabaw. So, yung tubig na para inom muna ako, muna akong sabaw. Pantong muna ito at bago matapon na naman ito. Ayan, so dagdagan po itong apoy. So, ayan na mga kainday. Ayan na yung itlog. So, hindi na kailangan talaga mag-ano pa ng sangkalan, no? Oh, diba? Kahoy lang. Nasa discarte lang yan. Makakain tayo.
Ngayon, iiwan ko muna yung aking akong gilungag nga itlog ako sa biyaan. Kaya wala pa man siya naluto. So ako sa niyang pang tangtangon ni mga kawayan ari. Eh di anang gibabag pa. So tangtangon ako ni siya kay baguhon man siya ang katayan sa batong. So yung kutilyo na ako, yung kutilyo ko nung nakaraan, nabali kasi pinangputol ko nitong straw. Eh maliit yung kutilyo ko. Ayun, surindir. Nabali siya. Babaguhin ko tong katayan sa batong. Mayroon pa palang batong dito, oh. Sayang. Gusto mo na ito patayin kasi may isa pang bunga. Hindi pa siya masyado hinug. So, pahinugin ko muna ito. Saka ko patayin. Pwede pa sumagamit yung kawayan na iba kasi hindi naman lahat ano gabok. Oh.
kasi wala naman, hindi naman ito namunga. Walang bunga itong kalabata. So check muna natin yung sinaing ko na itlog kung may apoy pa ba. Kasi parang wala na akong nakitang apoy. Ay, wala na nga. Antik na masunog yung ano oh. Yung naku. Namatay yung apoy. Antik pa masunog yung aking ikubab. Kailangan pala bantayan muna itong aking sinaing. Kasi di siya pwede iwan. Check natin kung kumulo na ba. Medyo mainit. Ayun, kumula na. Uy, naku. Mainit pala. Ang init pala ng takip. So, ayan mga kainday, oh. Kumukulo-kulo na yung sinaing ko na itlog. Balik natin. Takpan natin ulit para madali maluto. So ayan, siguro luto na itong itlog. Tanggalin ko na to. Here na mga kainday. Luto na yung itlog. So, syempre, dahil wala akong plato, itong dahon yung gagamitin ko. Uy, wala na palang sabaw. Kain tayo mga kainday. So ayan na yung itlog, luto na.
Uy. Init kayo. Uy, bismillah. Pumutok. Ay, mabaho siya. Paputokin natin mga... Uy. Uy. Ala. Ay. Init. Grabe kainit as in. Mainit pa siya mga kainday. Ito na. Yummy. So Pinoy siya mga kainday, wala siya it, wala siyang ano, wala siyang sisiyo. Pagkahalang kaya sa suka. Nga, ayun na naman. Natapo na naman. Dito ko nga ilagay. So, ang dahilan ng balot is kung bakit na ba, imong puso ang kuan itlog ka nang mabasa po siya, usap po na siyang hinungdan nga mabaho ang itlog. Ano mga kainday, enjoy lang. Kung wala kay viewers, wala tayo mahimo. Kung daghan ka viewers, kung bilongs kagid sa mga, bilongs kagid sa life nga vloggers, pa-vloggers kagid, bisan wala pa'y mutabang sa imo ha. Ano ra ka simple? Life is easy. Don't make hard. If they don't like you, you don't need them. Nabusog na si Inday, nag-inglish na. O, ayan, di ba? Yun. Yun ang tama sa itlog na baho-baho. Sarot. Pita. Ay, ginawa ko makabuang ni vlogger sa balo mo. As in, muramig buang. Mag-istorya mo yung kamera. Kung katong mga tao nga wala nakabalo nga nag-vlog me, ignon mo yung buang. Hala, nungso mo na siya. Uy, di-istoryahan na. Di ba? Inaana ang vlogger. Maalaan planning kay patawa na lang kalit bisag na ginusara may istorya ha bisag wala kay istorya ana so now umanag ko kalami sa suka nga akong ikop katuha ginayabo nga akong suka tungod kay nabungatan sa kutsara yan so karong kay tapos na akong kumain ng itlog maghanap naman ako ng butong maghanap ako ng mababa na niyog na pwede ko maakyat. Lagay ko na lang muna to sa mga ano. Diyan.
Hayaan ko muna yung banig ko dito kasi maghiga-higa ako mamaya. Actually, hindi pa ako tapos magtanggal ng kawayan. So, mainit na kasi pabor yung sunrise, sunset. Pabor yung sunset dito sa, ano, sa garden ko. Kaya, maraming salamat talaga sa lahat ng aking mga new subscribers. Meron po akong bagong subscribers, mga 51 subscribers. Hindi po ma-skip yung ads ng aking video kasi yung ang nakita ko dun sa video ko, sa revenue ko dun sa video na nag 1K, kunti lang yung ano niya, earnings, kunti lang yung revenue niya, 0.90 lang, so hindi umabot ng $1. Yung 1K hindi umabot ng $1. Nakakasad kasi akala ko pa naman medyo mga $2 ganun yung ma-earn ko sa video ko na yun, no, content ko na yun, kasi umabot siya ng 1K maigit yung viewers. Kaso lang, nung tiningnan ko yung revenue, 0.90 lang talaga, hindi siya umabot ng $1. So, it means na ini-skip yung ads ng aking video. Nakakasad po. Sana po ay hindi nyo ma-skip yung ads ng aking video kasi yun lang po talaga yung nakakatulong sa amin na magka-earn kami ng dollar sa aming video. Yun lang talaga yung mga advertisement, yun yung nagpapasahod sa amin dito. Maraming salamat po sa lahat again. Sana po ay hindi ma-skip yung ads ng ating video. So, ito na. Tapos na si Maninay. Maghanap na tayo ng buko. So, yung posporo, yung palito ko, dito ko muna yung posporo ilagay. Ito ang buhay ko dito sa probinsya ngayon. So, dati, city girl ako. Nasa city ako, nasa syudad, sabi nga nila. Sabi ni nga ni Kano, city girl daw ako. So, ngayon, hindi na city girl. Province girl na. Ito na yung bagong buhay ko sa ngayon. Sa ngayon lang. Kasi, hindi ko alam kung sana po ay dumami pa yung aking mga viewers. Kasi pag dumami yung aking viewers, hindi na ako maghanap ng trabaho. So, pag hindi naman nagbo-boom yung aking viewers, so, balik tayo sa trabaho. Pero, mag-a-apply ako ng ano, ng agency ng pinsan ko na cleaners. Yun yung apayan ko ay nabusog. Medyo nabusog na ako kasi nag-barf ako. Merong baka dito kay kuya yata to baka. Andun. Pero parang walang bunga yung mababa na niyog. Ayoko na mag-akyat nito mahaba kasi nanginginig na yung tuhod ko. Matanda na si Maninay. So ayan, medyo mahangin. Dito tayo. Andun sa unahan yung niyog na inakyatan ko dati na medyo mababa pa. Sana ay mababa pa rin tulad ko. Charot. So, yan ang umahangin. Dati nag-akyat ng niyog. Yung nag-akyat-akyat ako ng niyog. Yung bago akong uwi galing Qatar. Kasi ang likod ko talaga. Hindi ako mapakali. Kaya kung ano-anong ginagawa ko sa buhay. Parang aliwin. Tanggalin yung mga kalungkutan na bumabalot sa aking buhay. Charot. Grabe ka drama ni Inday. Nagdadrama si Maninay. Ayan yung mga kalungkutan. Ayan. Happy Valentine's Day nga pala sa lahat ng aking mga subscribers dyan. Sa mga walang Valentina at walang Valentino. Happy Valentine's Day pa rin. Balintong day ngayong araw. Ang daming mabalintong mamaya. Ako, balintong sa banig. Mag-isa. Ayan, charot. So, andito na nga. Ito na nga yung niyog na sinasabi ko sa inyo mga kaindayo. Ayan. Mababa lang. So, magkuha ako ng butong yan. Tingnan ko muna kung saan yung butong. Medyo distansya po na itong akong gihagbasan. Tayo ay maghanap ng butong.
So ayan mga kainday, nakakuha na ako ng isang niyog butong. Isa lang, ewan ko kung may laman to. Naani siya'y unod. Kay maglisod ko akong sundang, di kadulot. So isa lang akong nakabuot. Sana po ay may laman ito para makakain ako. Nakakapanginig ng ano, nanginginig yung ano ko. Nanginginig yung mga kalamnan ko, alam niyo ba? Hindi mahirap magiging ano yung mga farmers yung magsasaka ng ano niyog. Harvest ng niyog. Dili lalim. Mahirap magiging magsasaka. Lalo na pag hindi ka sanay. Ako hindi na ako sanay kasi sus mga ano ilang taon ako last nag-aano ng ano ng buhay magsasaka. Kaya mahirap talaga. Merong niyog dito. Yung mga niyog dito nasisira. Kinakain ng ano malalaking daga. Yan, mag-ikot-ikot man ang akong kuan, uy. Tripod. Mag-ikot-ikot siya. Kasi nasira na yung ano. Nasira na yung panglock niya. So, ang dami talagang sira ng niyog ay kinain ng mga daga. Malalaking daga. Yung ibang ano nasira. Yung mga ibang sanga. Here na ako mga kainday. So, aray! Ano ba to? May naapakan akong maano. Matulis. Subukan kung ako ning akong butong. Kung makabuak ba niya akong sunda nga dala. Kaya parang ano? Parang hindi siya matulis. Pero subukan ko. Inumin mo na. Inumin ko muna itong ano sabaw. Ay. Very good. Very good yung nakuha kong butong. Sakto lang talaga yung butong na kinuha ko. May laman. Sana hindi matigas para hindi mahirapan si Maninay na mag ano, ngat-ngat. Sarap nang? Sarap ng sabaw. Nakakalungkot ba ano? Minsan talagang hindi mo maisipan na mapaisip ng malalim. Lalo na pag ganito yung buhay mo. Lalo na pag nakakita ka ng mga dahon na nililipad ng hangin. Maiisip mo kung ano kaya yung magiging future ng mga anak mo. Ano magiging future mo. This year, next year. Ay nako, huwag ka na mag-isip Maninay. Talagang linya ka na ng mga walang pag-ibig, charot. Linya ka na ng ano, single forever. Single nga ba forever? Malay natin. Malay nyo, makakahanap ako ng ano, ng charot. Hindi. So, uubusin ko tong tubig ng niyog kasi sayang, pinaghirapan ko. Hirap kaya umakyat. Nanginginig pa yung ano ko, paa ko. Pati kamay ko. Kaya, uubusin ko tong tubig. Finally, naubos na rin. Kala ko hindi pa ubos. Puno na yung tiyan ko. So, ito na mga kainday. Yung aking kutsara, ito, ay, may kutsara pala ako. Hindi ko na kailangan to. Pero mas masarap to ka. I, ano ng, ano, butong kesa kutsara.
promise. Ay, kaya pala magbasag nitong ano. Ayan, ang sarap ng butong mga kainday oh. Ikot-ikot man yung akong kuan oy. Ayan oh. Gracias. Agoy, nagbarf ako ng itlog. Ah, tamang-tama lang talaga yung butong na kinuha ko. Hindi palpak. Tapos, ang sarap ng hangin, as in. Ito na lang yung gawin kong kutsara. Kain tayo guys. Kain tayo mga kainday. Ayan. Kailangan ko naturuan yung sarili ko na hindi mahiya-hiya mag-vlog doon sa maraming tao para dumami din yung aking viewers. Minsan kasi tinutupak yung ano ko, gali ko. Nahihiya talaga ako mag salita doon sa marami, lalo na pag ako lang mag-isa. Pero pag may kasama ako, ayun, madaldal ako. Pero pag ako lang mag-isa, nahihiya ako. At least, pag may kasama ako, hindi ako mapagkamalang baliw. Sarap. So, ayan mga kainday, tapos na. Naubos ko na. Ito. Busog na ako. So. Sana po ay hindi ma-skip yung ads ng aking video once again. Masarap yung hangin. Kasi fresco talaga yung hangin dito sa probinsya. Hindi tulad dun sa syudad na kapag maghangin, talagang ang init, mainit yung ano mo, nalalanghap mo. Yung galing sa simento, kung ano-anong mga planta na, mga paggawaan ng mga, kung ano-ano. Itulad dito sa probinsya na talagang hangin yung nalalasap mo pag mahangin. Yung naaamoy mo, yung parang sarap. Sarap mamuhay ng bukid pag may pira ka. Pag may mga ano ka, may mga tanim ka. Pero pag wala kang tanim, wala. Mahirap pa talaga sa ano talaga yung buhay mo. Dami, ang dami talagang marang dyan dati sa ano, binabantayan namin na lupa dati. Grabe yung marang. Sarap matulog.
Finally, nahuman na. So, ayan pa mga maninay, o meron pang kunti na sagbot. Kailangan pa basukan. Ayan, tanggalin yung mga sagbot na yan, oh. Pero kunti na lang, matatapos na din. So, ayan mga kainday, tapos na rin ako sa wakas. Natanggal ko na lahat ng kawayan. So, hanggang dito na lang ang aking video. Maraming salamat sa inyong lahat, sa lahat ng aking mga subscribers. Ako'y uuwi na. Kasi mataas na yung araw. Alauna na yata. So, ako'y magligpit muna ng aking dala. So, na, mainit na talaga. Pinagpawisan ako sa pagtanggal ng kawayan.